tayo ay nagbabalik sa pag-aaral natin sa Practical Research 2. At ngayon naman, ang pag-aaralan natin ay yung tinatawag na introduction. Ngayon, ano nga bang introduction? Introduction is the first paragraph of a written research paper. The introduction only contains the preliminary information about your research question or thesis topic, and the readers will be learning in your paper. Again, from the word preliminary information, in short, patikim lang. Bibigyan mo ng patikim yung mga mambabasa mo tungkol saan ba yung isusulat mo. Ano ba yung gusto mong pag-aralan? Para lang yan first day of class. Di ba? You're going to introduce yourself. Dahil walang alam sa iyo yung teacher mo. So if you are going to introduce yourself, di ba hindi mo naman ikukwento yung buong buhay mo? So usually, ikukwento mo lang kung anong paborito mong kainin, kung ano yung mga mahalagang bagay sa'yo, pero hindi ang buong buhay mo. And that same goes with the introduction. Bibigyan mo lang sila ng overview. Ano ba yung mangyayari? Parang movie na mayroong trailer. So again, introduction gives us an overview. And basically, it has two parts. The first one is the general introduction, which I already discussed kanina lang. The second one is what we call the thesis statement, which will be discussed later on. But again, bakit nga ba natin kailangan ng introduction? Without introduction, magiging malabo sa mga readers mo ano nga ba yung gusto mong pag-aralan, ano nga ba yung gusto mong pag-focusan. That's why mahalaga ang introduction. The next question is, kailan mo isusulat yung introduction? Basically, sa mga high school, sinusulat ang introduction sa unahan. Pero maraming eksperto ang nagsasabi na mas magandang isulat ang introduction pagkatapos ng entire research. Bakit? Kasi once na matapos mo yung entire research mo, lahat ng mahalagang impormasyon ay mailalagay mo sa introduction. Unlike na uunahin mo yung introduction bago yung entire research, possible kasi na yung ilalagay mo sa introduction ay hindi mangyayari sa entire research. Next question, paano ang gagawin sa pagsulat ng introduction? Again, there are basically two parts. The first one is to start a couple of sentence that introduces your topic to the reader. So again, ito yung pinakamahalagang parte ng introduction. Why? Kasi ito yung pagkakataon na kukunin mo yung kanilang interest. Na i-hook mo yung kanilang kagustuhan na basahin yung research mo. Usually, kapag hindi maganda ang introduction, tatama rin na yung reader na basahin yung entire research. Pero kung maganda ang introduction, therefore, maeengganyo mo yung reader na magbasa. The second step is the thesis statement, which will be discussed in the next slide. Thesis statement is a strong statement that you can prove with evidence. It is not a simple statement of fact. A thesis statement should be the product of your own critical thinking after you have done some research. Your thesis statement will be the main idea of your entire research. It can also be thought of as an angle or point of view from which you present your material. Ang hirap intindihin, no? Pasimplihin natin. Alam naman natin na ang research ay nagsisimula sa isang problema. At yung problema na yun ay naghahanap ng solusyon. Ngayon, the introduction presents us the potential problem. The thesis statement presents us a potential solution. Just like this example, kung makikita nyo mabuti, there's an incident na mayroong napatay sa loob ng CR. And meron tayong apat na suspect, panglima yung waiter. By simply observing the picture, you as an observer, you will have this idea, you will have this clue para ma-identify mo kung sino nga ba yung may sala. Tignan nyo mabuti. Si table number 3 ay babae. At yung namatay sa loob ng CR ay babae. So, may tendency na siya yung killer kasi siya lang yung kaisa-isang tao na pwede makapasok sa women's comfort room. Pwede.
pero hindi pa tayo sigurado. Tingnan nyo mabuti. Si customer number 4. Sa lahat ng nakaupo sa restaurant, siya lang ang nag-iisang walang kutsilyo. At malinaw dun sa picture natin na yung babae na nasa loob ng CR ay may saksak ng kutsilyo sa dibdib. Pangalawa, kung mapapansin nyo rin, si customer number 4, medyo magulo yung kanyang damit at para bang may punit. Which gives us an idea na baka nagkaroon ng panlalaban sa pagitan ng biktima at ni customer number 4. At pangatlong punto, si customer number 4 lang ang pinakamalapit sa pintuan ng women's comfort room. There's a good chance na madali siya makakapasok at makakalabas kung gugustuhin niya. Ngayon, ikaw bilang observer, ano ang verdict mo? Sino ang hula mo? So at this point, para bang may idea ka na kung sino talaga yung may sala. But again, hindi pa tayo sigurado. Ganun din sa research. May problema at may naiisip tayong solusyon. Pero hindi pa tayo sigurado sa solusyon na yun. That's why we have to research. And that is the main idea of thesis statement. Again, thesis statement is a strong statement that you can prove with evidence. Hindi ka pwedeng magsabi ng mga bagay-bagay nang walang ebidensya. Para bang yung example natin kanina, hindi ka pwedeng magturo ng killer ng kung sino-sino lang at nang walang sapat na batayan. A thesis statement should be the product of your own critical thinking after you have done so much research. Again, pinag-aralan natin yung picture kanina and tinignan natin yung mga possibilities. Ganyan ang thesis statement. Hindi ka pwedeng magsalita ng walang sapat na batayan. Hindi ka pwedeng magsalita ng hindi ka nagre-research. And your thesis statement will be the focus of your entire research. That's why kailangan maayos, kailangan sigurado, at kailangan may batayan ang iyong thesis statement. Dahil dyan mag-uugat ang lahat ng gagawin mo sa research paper mo. And again, isusulat mo ang iyong thesis statement after the general introduction. Pero paano nga ba magsulat ng thesis statement? Well, maraming paraan. Una, define a problem and state your opinion about it. Thesis statement is a subjective statement. Ibig sabihin, yan na yung part na yung mismong researcher na ang nagsasalita. Ano ba yung opinion niya? Pero again, ang opinion na to ay hindi lang basta opinion. This is an educated opinion. Pinag-aralan, may pinagbabasehan. Pangalawa, discuss the current state of an issue or problem and predict how it might resolve. So yun nga, nasabi na natin kanina na nandyan yung problema. At habang nakikita mo yung problema, may nakikita ka ring solusyon. Pwede rin yun. At para mas maintindihan natin, ano ba ang ibig sabihin ng thesis statement, magbibigay tayo ng halimbawa. Example number 1. Teenagers in many American cities have been involved in more gangs in the last 5 years than ever before. These gangs of teens have been committing a lot of violent crimes. The victims of these crimes are both gang members and people outside of gangs. Many people do not want to travel to areas in our cities because of the danger from this problem. For this terrible situation to stop, it is going to take a combined effort on the part of many people. Excellent, supervised after-school programs, more jobs available for teens, and healthy family relationships will go a long way toward ending this crisis in our society. So kung mapapansin nyo, dito sa first part ng ating paragraph, malinaw na ini-introduce yung current situation ng maraming American cities.
na kung saan meron daw mga gangs, na kung saan mas marami daw ang nai-involve sa gangs for the last 5 years, na kung saan itong mga kabataan ay nakakagawa ng mga karubal-dumal na krimen, na kung saan ang krimen na to ay involve hindi lang ang mga member ng gang, kundi yung mga inosenteng tao. So, malinaw na makikita nyo na from the introduction, it gives us the overview of what the topic is all about. Then, as we venture, as we read the introduction, it simply gives us the potential problem. Yun na nga, dahil sa paglaganap ng gang, nagkakaroon ng karumal-dumal na krimen na kung saan hindi lang yung mga gang member ang nadadamay, kundi pati yung mga inosenteng tao. The second part is the thesis statement. Again, thesis statement is an initial stand. It is an initial opinion. It is an initial solution of the researcher. So, malinaw rito na sinasabi niya na para daw matigil yung ganitong klase ng sitwasyon, kailangan daw magtulong-tulong ng maraming tao sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga after-school programs para nang sa ganun, hindi pag-aalagala yung mga bata, meron silang pinagkakabalahan, more jobs available for teens, syempre kung may trabaho sila, hindi sila mabubuyo sa barkada o sa mga masasamang gawain. And most likely, yung healthy family relationship na kung saan, kung may maayos na pamilya na kinabibilangan ng mga kabataan, hindi sila mapapariwara. Again, thesis statement is a strong statement, pero hindi yan base sa opinion mo lang na walang basehan. Dapat meron niyang pinanggagalingan. And for our next example, during the Middle Ages in Europe and the Middle East, there was much armed conflict between Christians and Muslims. Christians called these conflicts the Crusades because they were fighting under the sign of the cross to save the holy lands of the Bible from being desecrated by non-Christians. However, the true reason for fighting for these lands was less than holy. It was mainly a desire for economic gain that prompted the Christian leaders to send soldiers to fight in the Holy Land. So kung mapapansin nyo mabuti, ang introduction at this point ay nagsimula historically. What is written in the book na nagkaroon ng paglalaban sa pagitan ng mga Kristiyano at saka ng mga Muslim na kung saan itong paglalaban na to ay tinatawag na Crusades. Ng main purpose is to reinstate yung mga lugar na dapat ay pagmamayari ng mga Christians na pagmamayari ng mga non-Christian. That is by the book. Pero, however, ito na, pumapasok na yung thesis statement. The true reason for fighting for these lands was less than holy. Malinaw na bilang researcher, sinasabi niya rito na hindi iyon yung totoong dahilan. Na hindi iyon yung totoong nangyari. Na ang totoong dahilan ay hindi para sa reliyon, kundi para sa personal na interes ng mga Christian leader nung panahon na yon. Yan, that is a thesis statement. Ipinapakita nito yung posibleng stand or opinion mo or solution mo sa isang problema. At hindi mo magagawa yan kung hindi ka magbabasa-basa. Again, sa kabuuan, ang introduction ay nagbibigay sa atin ng idea saan ba papunta itong topic na gusto nating pag-aralan. But again, lahat ng sasabihin nating impormasyon ay dapat may sapat na batayan. Sana ay marami kayo natutunan sa lesson natin na ito. Muli, ako ay nagpapasalamat sa mga taong nanonood sa video na ito. At kung meron man kayong tanong, just put your question under the comment box and I will attend to it. Maraming salamat.